Kung hindi talaga tatakbo si Justice Scarpio na for president or vice president, kailangan natin siya sa gobyerno, kahit sa Senado man lang, para magkaroon ng isang totoong senador sa ating Senado, na para maibalik yung kahit papano, maibangon yung yung masamang imahe ng Senado. Yung wala na ng decency. Ha, mga kaibigan? Wala na eh. Puro ang pinag-uusapan eh. San tayo kikita eh? Mga kaibigan, ganun na lang eh. Kunyari issue, pero saan tayo kikita? Iyon ang language sa Senado. Eh, saan tayo kikita? Di siyempre kung nasan yung labangan, doon tayo sasabsab. Iyon eh, mga kaibigan eh. Are you the cheesecakes and tres leches cakes? Big or small appetite, we are here to satisfy your sweet cravings. Like our FB page, Sugar Baby by Anna and AJ, for you to see our products. DM us for your inquiries and orders. Sugar Baby by Anna and AJ, the best quality cheesecakes in town. Lapid Fire! Tatandaan nyo ha, kung sakasakali tatakbo si Justice Antonio Carpio kahit anong posisyon, huwag nyong panghihinayangan na iboto. Hindi kayo agrabyado, mga kaibigan, kasi kaya niyang tumbasan ha, sa kanyang kakayahan matutumbasan niya ng kanyang paglilingkod yung ibabayad natin sa kanya at yung pagboto natin sa kanya. Malaking bagay na yun kaysa para tayong bumoto kay Lito Lapid na wala, di ba? Nag-aaksaya tayo ng pera, nag-aaksaya tayo ng boto. Oh, bumoto ka kay Bato, wala, di ba? Oh, tsaka yung kasama niya pa. Karamihan dyan sa Senado, mawalang galang na mapa-oposisyon, mapa-administrasyon. Mga kaibigan, kulang, hindi katumbas ng ating ipinasusweldo at tiwala natin ang kanilang serbisyo. Pero kung ang kalidad ng mga taong iluluklok natin at pagtitiwala natin ang ating boto, kamukha lang ang qualification kamukha ni Carpio, wala tayong inaaksaya. Wala tayong pagsisisihan, mga kaibigan. Sinasabi ko lang ho, kasi napakahirap nang humanap ngayon eh. Di ba? Wala nang mapagtiwalaan. O konti na. Ako kahit hindi tumakbong presidente yan, vice president, gawin natin senador kung tatakbo. Kung ayaw tumakbo, kalad ka rin natin. Ba't tumakbo ka? Di ba? Huwag mong pabayaan at talikuran ang Pilipinas. Ngayon ka namin kailangan. Mas may magagawa yung paglaban mo sa mga inchik na yan, sa pananakop sa atin, kung nasa Senado ka. Kung ayaw mong tumakbong presidente o vice president, dun mo dalhin ang laban. Dahil doon, magkakaroon ka na ng kapangyarihan para meron kang kapangyarihan magagamit mo laban sa China, mga kaibigan. Yun eh. Oh, sana may makapakinig nitong sinasabi natin at mabanggit nila yan kay Justice Antonio Carpio. Oh. Eh ngayon sabi naman nito si Drilon, ano raw? Eh kasi may mga tumututol at mga bumabanat sa appointment ni Sinas. Kasi nga naman, 'di ba? Ang pangit ng record nito.
siya yung pulis, siya rin yung unang lumabag. Pero hindi naparusahan doon po sa quarantine protocol, di ba? Protocol, di ba? Dito sa na ipinatutupad. Sa nagmanyanita siya, yung birthday niya. Nakuna ng litrato, hindi nila sinunod yung protocol sa na ipinatutupad. Wala silang face mask, yung social distancing, hindi una, bawal lang kwan gathering social gathering. So, merong mga kumukontra dito, may nabasa ako Si Drillo naman, there sabi niya, there should be certain standards and qualifications that should be considered before one is appointed to head a very important organization. Oh, dapat daw mayroong mga standard. Meron naman Pambihira naman kayo. Lahat kayo covered noon Nung Republic Act 6713, yun ang standard. O, hindi nga qualified si Sinas doon, di ba? Mga kaibigan, kasi na-issuehan na ito. Implementor ng batas, pero pag sila lumabag sa batas, yung batas, nawawala ng visa. Ha? Baliwala ang batas pagka sila ang mga lumalabag sa batas. At saka yung appointment yan, di na nakakagulat yan, mga kaibigan. Ayan talaga ma-appoint. Kaya lang, ang malungkot dito, yung isang samahan ng media, Media Noche. Ikinakampanya nun si Ilyasar Mga kaibigan, Ayun, naunsyami na naman ang mga damuho. Wala daw sa shortlist si Sinas. Hindi nirekomenda ng cabinet. Matindi naman ang nagrekomenda, alam ko rito Kaya lang, hindi ko nasasabihin. Mga kaibigan. Si Jaime Mariano. Mga kaibigan, gusto niyo bang ang balita ko ang naging nag-effort. Iba malaman, nag-effort para mapuesto si Debold Sinas, isang mataas na opisyal. Saan? Sa PCSO. Yun lang ang sasabihin ko. Bahala na kayong manghula. Bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno.
puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Kaibigan, ang bawat kaibigan na